Nilikob na ng militar ang tatlong kampo ng BIFF o Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa Maguindanao. Kasama sa mga na-recover, masangkap sa paggawa ng bomba, pati ng ilang gamit ng BIFF leader na si Umbra Cato. Live mula sa Cotabato City, may report si Chino Gaston. Chino? Pia, buong araw naging tahimik ang area of operation sa Maguindanao at umaasang militar na ito na ang pagsasara ng pinakahuling paksa ng laban ng gobyerno laban sa BIFF. Pero malaking tanong ngayon ay kung nasa ang mga leader ng mga ito dahil wala rin namang nahuli at wala rin namang ebidensyang magpapatunay na namatay ang mga ito. Kung kaya't pala isipan kung saan muling susulpot ang grupo para ipagpatuloy ang kanilang laban sa isang separate Islamic State. Magubat at napakahirap pasukin ang tatlong kampo ng BIFF na nakubkob ng militar sa bayan ng Datupiang at Sharif Mustafa Saidona sa Maguindanao. Sa kampo ng tumatayong overall commander ng BIFF sa Maguindanao na si Commander Karyalan, nakuha ng mga sundalo ang sari-saring sangkap ng paggawa ng mga improvised explosive device o IED. Kabilang dito ang mga electronic supplies, mga hindi sumabog na military ordnance gaya ng mortar at mga instruction materials tungkol sa electronics. May mga kasulatan din na nagtuturo sa mga sniper kung gaano kakapal ang mga body armor na gamit ng mga sundalo at pulis. Marami ding binaklas ng mga cellphone at two-way radio na karaniwang gamit bilang triggering device. Maaaring dito raw nagtuturo ng paggawa ng bomba ang mga sinasabing dayuhang terorista na kasama ng grupo. So ito yung nagsisilbing lookout nila at saka outer defense. At the back, makikita nyo yung ilog. Ito yung ginagamit nilang main thoroughfares. Supply route, ito ang ginagamit nila, plus itong karsada na dinaanan natin. So now that we have controlled this area, so malaking pilay na ito sa kanila. Kasama sa mga dokumentong nakuha ang ilang litrato ng BIFF fighters, kabilang ang isa kung saan makikita ang ilang menor de edad na may hawak ng baril. Sabi ng militar, gumagamit daw ng child warriors ang mga rebelde na mariin namang itinanggi ng BIFF. Kabilang din sa mga na-recover, ang upuan ng founder ng BIFF na si Ameril Umbra Cato. May bubong ito at may hawakan para kargahin si Cato na hirap na raw maglakad matapos ma-stroke. Sa intelligence report ng militar, nagkanya-kanyang takas na ang mga rebelde kabilang na si Commander Cato. Pawang ang watawat na lamang ng BIFF at mga inabando ng uniforme ang palatandaan na dating kuta ito ng mga rebelde. Na yung mga casualty nila, nasa shallow grade na lang, iniwan. And then, yung iba naman, doon sa neighboring communities, nag-blend na rin sila. But what we received this morning, nagkanya-kanya rin sila into small groups, umuwi sa kanilang bahay. Isa sa pinaka-importanting accomplishment ng militar nitong mga nagdaang araw ay pagkuha ng ilog na ito na ginagawang pangdepensa at tawiran ng mga rebelde. Sa unang pagkakataon, itinaas ang mga sundalong watawat ng Pilipinas sa kampo ni Commander Karyalan. Permanenteng popostihan na raw ito ng mga sundalo para hindi na makabalik rito ang mga BIFF. Itinanggi naman ni BIFF spokesman Abu Misri na paggawa ng bomba ang mga kampo nilang nasakop ng militar. Pia, isa rin sa mga tanong na hindi nasagot ay nasa na nga ba itong sinasabing mga dayuhang terorista na kasama ng grupo ng BIFF? Batay na rin sa impormasyong ibinibigay o inilalabas ng militar. Dahil kanina may mga ebidensya tayong nakuha o yung militar may nakuha dun sa kampo ni Commander Karyalan na pawang nagpapatay na meron talagang training facility. Hindi lamang paggawa ng bomba kung, or bomb making facilities. No? Wala lamang, hindi lamang ito bomb making facility kundi meron ding obvious na nagtuturo ng mga advanced combat tactics dito sa mga fighters ng BIFF. Kung ganoon at kasama pa rin ng BIFF itong mga sinasabi nga dayuhang as plus na sabing grupo. Pia. All right, maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.